first speaker for today is he is a senior graphic designer of Coalition Technologies. Let's welcome Mr. Jake Gaviola. Sir, are you ready na? Okay. Sige, start na, sir. Okay, so start our video na. Okay. Okay, so good afternoon, everyone. Okay, so welcome to the fourth and last session of Synaptic Free Webinar. So I am Jake Gaviola. Today, I'm going to show you about how to design good images for Lazada and Shopee. So I usually don't do these designs, but this is the basic skills you should have in order nga makawork mo online. So first is mag-introduce ng kogamay sa akong kagalingan. So I'm 27 years old from Surigao City, and currently I live here in Cabanatuan City. And I am a graduate of Bachelor of Science Information Technology in Surigao State College of Technology, mga year 2015. So shout out sa akong mga teachers dira, and also shout out sa mga classmates sa masteral na pinutan ako karon. Okay. So shout out sa Tantaga SCT. And I am a member of Synaptic since 2010 or 2011, I think. So taon-taon na po ko sa Synaptic. And mostly as a graphic designer, I have more than 6 years of experience. And mostly sa akong ginatrabaho is more on website design, ads and banners, and sometimes illustration. So seldom lang gini may tabo ni Shopee and image design, but as I say earlier, mo ni ang basic skill na needed sa matagusa. So later I will show you unsawa na siya. Okay, so I think that's a brief about me. So let's start. So mag-share ko sa akong screen. Palihog ko pa ka-enable sa akong sharing screen. Host FJ. Okay. Thank you. Okay. Nakita ba tanan akong screen? Okay, I think nakita mo sa inyo akong screen. So, muna itong So muna akong ipakita sa inyo karong hapon sa pag-design ng image for Lazada and Shopee. So we're going to talk about best editing tools. So mo dive tagamay sa mga editing tools. Ako siyang ipakita gamay sa inyo. Then the best practices. Ano sa mga best practices about the image design and kinds of images na pwede na to gamiton for Lazada and Shopee. And then, of course, natay designing demo for two designs. Okay, so let's get started. So first is best editing tools. So today, morning ato sa kung gamiton po para pag-edit later. So we'll be using Photoshop, Illustrator, and Lightroom. So in Lightroom, start sa Lightroom. So this is Lightroom. So sa Lightroom, ang atong buhaton diri is mag-sharpen ta sa mga images. So diri na itong buhaton ang sharpening niya and some adjustments para matanggal ang mga noise. Then next is Illustrator. So in Illustrator, diri ta magbuhat og mga vector graphics. So kanina ang presentation, diri na ko sa Illustrator gibuhat. Pwede po niya siya gamitan sa InDesign. O oh, mas prefer lang ako diri kay mas comfortable ko sa mag-design ng mga graphics. So mag-design ta diri og mga vectors like kanisiya. Ato ning gamiton apaon ato ning mga assets later. Kanisiya and so on so forth. And diri po di design ang branding sa Synaptic nga 15 kanang kuan, kanang graphics 15. Sa Illustrator pa siya gibuhat. And then Photoshop. So sa Photoshop dirita mag-remove og mga images. So nakoy mag-overview lang tagamay. Sana nanam ko na ginatanggal ng mga background images. So there is assets. Nanakoy ready edit daan. But
pakitaon ta pagyapon mo mga paano sa ikanang mga manumano niya nga pamagi gyud sa pag-start. So like this, gyud sa pagtanggal og background. So na siya mga adjustments, couple of corrections, then mga adjustments, and muna siya ang tinuod na picture. So ang picture na atong gamiton karon is gishot lang siya using iPhone. Is wala man kay camera dere naman sa Surigao. So amo na lang ipaningkamutan nga kan. Shot na lang siya sa iPhone. So this is the worst case na if naming mga client, worst case na ni siya nga style para magkuan, para mag-capture mga images. And looking at this photo, makita po ninyo ang iyang details nga medyo lain ba, natang sa tiles, hugaw pag inamong salog sa tiles, so sorry about that. Then background, so medyo, but ato na siyang i-improve later para makita ninyo ang shop. Isawan siya pag ready para magamit siya for Shopee and Lazada. So okay, so kana lang. So next is mag-start sa tasa discuss about sa best practices. So okay. So in Lazada and siya, sa Lazada o sa Shopee or sa online world, kung namang galing gitawag nga kanang na, kung namang galing gitawag nga ang picture is worth of 1,000 words, in the online world, ang picture sa imong product is worth $1,000 or 1,000 pesos na mga sales. So importante gud nga ang atong mga images is high quality. So like sa akong ipakita gayon, ang atong image na gamiton karon is dili kay siya high quality, but we'll try to do our best para mapanindot siya nga image. And then image in Lazada and Shopee and Amazon on sa pan eBay pwede dira up, mostly is nasa 2000 pixels wide para pag zoom habantay mo na pag zoom mo sa image, so dako-dako siya. So ingana na si, so muna siya ang required na size niya, and ang ratio niya is 1:1, so square. So pwede siya minimum 500 pixels and 2000 pixels wide. And preferably is white background atong gamiton. So muna siya na mas nice siya tanawan and mas neat siya if white background. So notice kung makabisit mo sa Shopee, medyo changgihan na ang kwan, medyo changgihan na ang page, grabe na kadaghan ng mga images, tapos lahi-lahi ang mga design, medyo gubot kay siya. So supposing dapat na sa ilang guideline is naka white background mo na siya again. And sa same po sa Lazada. Then the image frame, so should be 80%. Ang image nato is dapat 80% siya sa kada ko sa canvas. Actually, my chat. Okay, so dapat 80% siya sa canvas ang size niya daan. So ang image nato, so atong ipakita niya saan pag calculate para himo siyang 80% kada ko atong image para dili siya gamay tanawon compare sa uban ng mga product listings. Kung may tabo man gud, kung gamay imong image sa Lazada or sa kan, may mo siya nga pag compare sa uban ng mga products, gamay siya tanawon sa kanang mga sa listings. So pangit, then dili kayo manotice yung mga product. So isa na siya sa mga wrong. Then we need to clean our image. So remove noise, especially sa atong camera kay cellphone na itong gamit. Then may mga reflections, like mga utensils. So allow daw ang reflection sa Lazada, but preferably tanggalon siya. Then remove wrinkles kung may mga products, for example mga wrapper atong gipang edit, mga food wrappers and so on dira. So dapat remove ang wrinkles, then show the logo clearly, dapat klaro siya. And remove flashes. So and kapag daghan pa na siya yung mga kuan best practice. Kasi ang common na buhato na dapat nimo is i-clean ang image. So ato gyapon ang i-demo later. Then color mode, of course sRGB ang color mode kasi man siya ang standard sa website or since ang atong or standard sa digital nga world, since ang atong design is ma-view man siya for digital nasa mobile or nasa mga desktop nasa laptop, so dapat atong color mode is sRGB kung mag-create ta or just RGB. Then also save in JPEG, so dili sila madawat og PNG, JPEG ang ilang pan-requirement sa Lazada. So focus lang ta sa Lazada today because kay sa Lazada na siya'y part nga taas-taas, na siya'y long description nga part nga pwede na to mapakit, pwede na to matagaan og kanang mas bet na design demo.
So, okay. So, moving on. What are the kinds of images? So, sorry lang, karon na medyo reporting lang sa ninyo type. Later, mag-drag na taga sa actual nga design. So, the kind of images is natin itawag nga product main product image. Ano siya ang sample? So, sample sa main product image para mas makuan siya. So, isa lang siya kabuok in white background. Then, pwede po tayo mag-design ng mga lifestyle images. So, depende sa client na ito kung tagaan ito o kaning assets for lifestyle image shots. So, lifestyle image shots are like this. Mura siya product nga kanang nasa action or like using product in action or like nasa sa movie scene. Ayan na. So, those are called lifestyle images. Next is infographic images. So, mga infographic images is ngayon-ani, nasa ay features, nasa ay mga icons about sa product, or nasa ay mga benefit niya. So, those are kind of images. Then, last but not the least is showing images of product in different angles. So, ngayon-ani. So, important na ito ipakita ang product nato in different angles. So, ito siyang i-shot. In order nga ka ng atong users or ang atong mga viewers or buyers is mas makuan sila, mas ma-connect sila sa atong product. Makita nila kung sa mga line of view niya. So, like kung pareha mo sa ako nga DIY, no, DIY man akong gibuhat karon, nag-shot lang niya itong mga last Saturday, then mag-shot sa ang product sa pipila ka mga angles, so munis siya. So, pwede rin kaning guide karon, kaning webinar, pwede rin siya ganito ninyo as kwan. Pwede siya magamit sa kanang gusto magbaligya sa Lazada or kung gusto mo maka-client nga kanang sa mga gusto mga client o kanang mga Lazada sellers, Shopee sellers, Amazon sellers. So, muna siya mga basic skill na itong sugdan. So, let's start. So, later na lang na rin nga part. Okay, so let's start. So, first is natay mga image assets. Okay, so muna ako mga image, muna ako mga shots sa gamit cellphone. So medyo pangit siya nung dili man kay ko photographer. I'm more graphic designer, then wala ko isa pa wala ko camera. So but okay ra ni siya ng mga shots kay magamit ra man gyapon nato ni for kon. Magamit ra gyapon nato sa tong purposes karon. So these are the shots. Then ano ko yung mga selected image ang atong gamiton. So, sa out sa kata ng mga shots, mura niya akong na-select. And for our demo, gamitin ako ng 01 JPG. So, here is the product. So, see the product. Medyo noisy siya. Tungkol kay dili kayo tinaw ang light pag capture na ako. Medyo dagom-dagom siya. Siguro na ulan dari. And then, wala po kayo na ito na-prepare ang product. Wala tayo white nga ako. Wala tayo white nga bond paper, white na background para mas dali siya i-cut later. Pero mapangitaan niya mag-share ko maagi. So muna siya ang finished product. So before tayo magkuhan, ipakita ang finished product niya. Muna siya ang katong image. Then ang finished product niya is this. Okay, so we remove the noise. And bilhin na itong shadow. Then muna itong gamitin na dahil sa atong kuhan. Sa atong product listing. So start. So to start, open nato atong Lightroom. Then under library mode, mag-import tao images. So isa lang atong import karon, putag isa ka image. So na akong image sa selected. So kanisiya. So gamito nato ang Lightroom for sharpening our image. Remove this. Okay, so click lang ang import. Okay, so once na import ng file, let's go to develop mode. So here, tapad lang siya sa library mode na gitawag nga develop mode. And under develop mode, na siya ay couple of mga settings nga pwede na ito ma-adjust. Ang ato lang i-apply ko is under sa details. So direkta. Under sa right side, you can see details. So muna itong gamitan para ma-sharpen na itong image. Then, sa left side is natay settings for zoom.
So preferably magamit tawag 100% na zoom sa atong image. Excuse sir. Up. Sir? Yes. Sir up you for a while. Basi okay. Kung pwede daw mag-Tagalog ka kay naaraba tay mga audience pud na Tagalog na dili maka. Oh, okay. Yeah. Yeah. Okay. Sige, sige, sige. Thank you. Hey, thank you. Sorry po sa hindi nakaintindi. Okay, so gagamit tayo ng Lightroom para pag-sharpen ang ating mga images or ng ating image. So under sa Lightroom, meron tayong develop mode. So here under develop mode, meron siyang details, detail panel. So expand lang natin yung detail panel. And nandito yung mga sliders na may ka-customize natin para ma-sharp yung image. So I'll tell you the details. So first dito tayo sa noise reduction. So under sa noise reduction, so drag lang natin to the left, far left tong mga bar. Para from scratch showing back to zero siya. So dito sa noise reduction, meron siyang luminance slider. Then sa luminance slider, what we'll do is, we'll drag this to the right. So while holding our Alt key in the keyboard, so holding Alt key in the keyboard, we'll drag this to the right. Then the moment, so gawin lang natin is, ano ito, dinadrag ko na siya. Tapos pag, ang ginagawa niya is, kinukuha niya yung mga noise sa image. So like, so you can see it here, from this noisy image, going to something cottony. Yan. So parang may filter na siya. Pero later ibabalik pa rin natin yung details kasi bad naman yung sobrang smooth. So okay, so, just doctor, so pag nag-drag mo na siya, so pag medyo nawala na yung mga noise, so stop. Pwede mo nang i-stop. Pwede mo rin i-experiment siya to pag pwede mo nang i-drag siya far left para makita mo yung talaga yung medyo over na effect. Then i-adjust na lang natin konti para makuha natin yung sweet spot. Reduction. So I think 73 is good. So okay lang yung mga konting noise na matira. So it's not so bad. Okay lang yan siya. Then next is detail. So i-adjust natin tong detail. So for the detail part, still hold lang din yung Alt sa keyboard. Then mag-add tayo ng detail. So drag lang, hinihinay lang sa drag. Drag lang natin konti. Then, pag makita na natin yung noise na bumabalik na sa image, for example, ito. Pag naka 100% siya, so marami siyang noise. So, atras natin ulit. So, just a little bit lang, or I think mga 50%. 49. As long as mawala yung mga noise. So let's try around, so I think 30 is good. Wala na, medyo wala na siyang noise sa 30. So let's check the image. Okay, so then note ha, sobrang pangit ng image natin kasi pangit yung camera na ginamit. So this is worst case na. And contrast, mag-add tayo ng contrast. So sa contrast, same lang din sa detail. If nakikita na natin yung mga noise, then let's go back a bit. So drag natin pa atras ulit. Okay, I think 10. Okay na yung 10. So let's see our image. So this is now our image. And this is the before. So 100%. This is before, and this is after.
Okay, so medyo na-erase na natin yung noise. So hindi talaga siya perfect, but at least napa-improve natin na ilang level yung image natin. Then next is, bibigyan pa natin siya ng sharpening kasi medyo cotton na yung image. Medyo floppy na, medyo may mga nagli-leak na ng mga colors dito. You can see it here, medyo ano na siya. Medyo cottony. So, add tayo ng bit of sharpening. So, gamitin natin is same dito pa rin tayo sa details. Meron siyang sharpening sliders. So, adjust lang natin dito for sharpening. So, this slider, itong amount slider, medyo hindi siya nagmamatter. Pero try lang natin to have it at 100. Then, ang i-adjust talaga natin dito is itong radius. So, focus lang tayo dito na part sa image. Then, adjust the radius, drag it to the right. So, just when you see the details, so you can see the edges na nagpa-pop na siya. Ayan na, lumalabas na yung mga edges. Then, drag pa natin siya konti. But if may makita na tayong mga noise, atras tayo. So, as you can see, at 2.6, meron na siyang mga image noise banda rito. So, atras tayo ng konti. So, 1.3, okay na. So, okay lang 1.3. Then, next is, add tayo ng details para dito sa mga lace para hindi siya magmukhang cotton. Eto. So, drag lang konti to the right. So, kikita niyo sa may lace na part, lumalabas na yung mga details. Okay, so just when you see the noise, so atras tayo konti. So, I think 35. So, okay na. So, then sa masking, pwede tayo magkawakit ng masking. So, sa masking is, may i-remove niya yung mga part na na-apply din yung mask. Then, ilalagay lang niya doon sa mga kailangan natin. So, let's try masking. So, sa masking, still nag-hold pa rin ako ng alt sa keyboard. So, kung nakikita niyo sa masking, first is white siya lahat. So, meaning wala pang na-apply na masking dyan. Or I mean, naka-hide lahat ng masking. So, everything in white. Same ako sa Photoshop na concept. Everything in white hides is being hidden. Then, everything in black, dun yung nag-a-apply yung masking. So, let's move the slider. So, nakikita nyo dito na part, nawawala yung mask, yung sharpening dito. And then, gusto natin i-apply yung sharpening dun sa may part na mga lace lang. At sa mga edges. Okay? So, here. So, I think this is good. 20. Okay? So, yan. So, counting details, counting sharpening. Then, let's check the before and after again. So, here is before. And this is after. Okay? So, medyo malaking improvement na sa ating image. So, once we're done, then, kung happy na tayo sa design, or happy na tayo sa image, so once we're done, pwede natin siyang i-export. And by the way, if any of you guys have questions, please, pwede kayong mag-chat while I'm working on this para ma-answer yung mga questions niyo. So let's check chat, baka may mga meron na kayong mga questions. Okay, so far wala naman. Okay. So let's export this. Balik tayo sa library mode. And then export. So ang maganda dito sa Lightroom, hindi niya sinisira yung original file natin. So gagawa lang siya ng copy na na-apply yung, na doon naka-apply yung mga edited na settings. So, dito siya sa, specify natin yung folder. Under siya sa, since tapos na design. Okay lang. Dito na sa edited. Then, putin na sa folder.
demo. Then may mga settings pa siya below. So ito yung magiging file name natin. And quality, make sure 100%. Then color space, sRGB, save in JPEG format. So if okay na siya lahat, so may mga ibang settings dito hindi ko na ina-adjust. We'll just leave it as is. So export. So once ma-export na siya, doon na tayo sa Photoshop. So done. Nandito na siya sa edited under sa demo folder. So this is now our image. Okay, so now ang gagawin natin is magtatanggal na tayo ng background and work natin konti yung mga shadows and so on and so forth. So close natin to. Baka ito yung magamit. So drag lang natin yung image into Photoshop. So here, so makikita natin yung image sa Photoshop, medyo fluffy pa rin yung ano niya, medyo fluffy pa rin yung mga parts sa lace niya, medyo wala pa rin detail. Pwede pa natin siya i-further edit dito sa Photoshop. So to do that, we'll try to use high mask. So duplicate lang natin tong image. So ito siya, duplicate, then so, actually gagawa tayo ng dalawang duplication. So dito tayo gagawa ng high pass na effect. Then ito yung magiging new shoe natin. Then ito backup lang. So huwag natin pakialaman yung backup. Then it is important to name your layers properly para dun sa editing part. Pag medyo matagal-tagal at napakarami ng layers, hindi tayo maguluhan at madali hanapin yung mga gusto nating edit. So name our layers. Shoe, then we'll name this as high pass. So mag-apply tayo ng high pass filter dito. So under sa filter, meron siyang high pass. Okay. So sa high pass, gagawin natin dito is pop-up lang natin yung mga details niya. So back from zero. So ito wala pang mga detail, hindi pa nag-sharpen yung mga detail dito. Then drag lang natin yung slider dito, sa radius slider. So konti-konti nakikita niyo yung mga details na nagpa-pop na. Kita na, so drag pa natin ng konti. So ito medyo may detail siya pero sobra na. So atlas natin ng konti. So ang importante dito is kana yung huwag masyadong pasobraan yung mga slider. Yung konting editing lang para hindi siya nagmumukhang napaka Photoshop. Although sa Photoshop natin siya ginawa. Okay, then high pass. Then after that, we'll change the blending mode to overlay. So eto na. Eto na yung image natin. So this is high pass layer. Ito yung walang high pass, nakikita niyo ang improvement niya from maraming nagli-leak na colors, hindi sharp na mga details. Once nag-apply na tayo ng high pass, magiging sharp na yung details niya. So, yan. So, next is i-merge lang natin yung layer natin. So, merge natin yung lahat ng visible niya. Then, eto, pwede natin itong hide. Or we can also put this on an archive folder para maisa lang siya pag-hide. Okay, so here, gagawa na tayo ng image adjustments dito sa mga colors niya. So before that, ika-crop muna natin yung background niya. So marami dito ang ginagamit nila pag-crop ng background siguro is pen tool, but on the latest Photoshop program, may mas madali ng paraan para magtanggal ng image background. So I'm using Photoshop version 21. Hindi pa ako nag 22 kasi may bug siya konti dun sa previous experience ko. So nag-downgrade ako sa 21. And then pero nandito pa rin siya sa
Photoshop 21 yung ano, yung feature na mas madali siya magtanggal ng image. Kung wala nang kung mga lower version naman yung Photoshop, pwedeng gumamit lang ng pen tool para mas accurate yung pag-remove ng image. So, tanggalan tayo ng image. So, pressing marquee. So, while naka-marquee tool tayo, dito tayo sa select and mask. So, select and mask. Ito na yung image natin. So, wala pa tayong selection na ginagamit so far. Then, notice this select subject button. So, ito yung advanced feature ng Photoshop 21. May mga AI na ginagamit ng Photoshop para ma-detect yung mga edges ng ating subject. So, select subject. So, it's very easy. At ayan na. So, na-select na yung subject. So, napakadali. And although madali siya, hindi siya masyadong perfect. May mga part dito na hindi dapat na re-remove. For example, this part here. So, itong part na to, medyo nag-blend na siya doon sa tile background. So, ito, yung mga part na na-highlight sa pink, ito yung part na matatanggal background during shadows. So, ito, since naka-highlight siya ng pink, so marinimove din to. So, kaya, and since ayaw nating i-remove yan, so, edit natin siya ng manumana later. So, once we have selected subject, so click OK. Ayan na. Makita niyo mga parang ants, parang mga langgam na gumagapad sa image. Tinatawag yan siyang marquee selection. So, once there is marquee selection na, pwede natin siyang i-convert into editing path. So, para magamit natin yung pen tool natin. Yun yung sabi ko na gagawin natin siyang mano-mano yung pag-remove ng background niya. So, kasi hindi masyadong perfect yung select subject. So, next is we'll go to path. So, kung wala tong path, pwede itong hanapin sa window, then path. And siya, so naka-check siya sa akin. Then, naka-dock siya dito na part. So, once in path, may tatlong button tayo dito sa baba. So, ito yung button ng masking. Dito ang gagamitin natin. Ang gagamitin natin is itong make work path from selection. So, gagawin niya parang pen tool trace tong marquee selection. So, madali lang siya. Click lang. So, while marquee. So, pag-click natin, automatic gagawa yung Photoshop ng path selection. Then, ang maganda sa path selection na to is pwede natin siyang i-edit gamit ang paborito nating pen tool. So, dun sa mga nag-vector dyan, napaka madali ito para sa inyo at saka magandang trabaho and then yung pag-remove ng background. Okay, so remove lang natin, no? Correct lang natin yung mga edges niya na medyo mali, yung pagka-crop. So dito na part, pwede natin i-delete na lang siya. Pwede rin natin i-adjust siya ng dahan-dahan. But I prefer deleting na lang. Then mag-add ulit ako ng path selection. So, doon naman sa paggawa ng path selection, huwag nyo masyadong ilagay sa edges yung selection nyo. So, medyo ipasok natin siya gamay sa image. Okay lang kung makunan ng konti yung ating product. So, wag lang pasobra, wag lang masyado. Kasi mukha ding maliit yung product. So, dito lang siya konti. Pasapatin siya konti para later pag-cut sa image is sharp siya tingnan. So here. So i-correct natin siya. Mas better pa rin ang human kumpara sa AI kasi dito nakikita ng AI. Then this one, pwede lang i-drag. So it saves us a lot of time pag ito yung ginagawa natin kumpara dun sa nag-pen tool tayo ng mano-mano. Kasi dito, more on adjustments na lang. So here, adjust natin.
to adjust natin to. Delete na lang. So adjust lang yung sa mga edges. Ayan. So ayaw natin yung shade itong dark part na to. Tanggalin, tatanggalin din natin sa selection. And then ayaw din natin ang shadow. Babalik natin yung shadow mamaya, but for now, wag muna natin lagyan ng shadow. Yeah, so ito yung pinakamadaling ano, paraan. So kung hindi pa kayo nag-upgrade ng Photoshop, try nyo lang mag-upgrade ng Photoshop para magamit itong feature na to. Napakadaling mag-remove ng image. I mean, remove background. So, ito, may selection siya dito. Hindi natin kailangan. Okay. So, malapit na matapos. And then, konting adjustments na lang. So, magtanggal kayo ng... So as a designer talaga, kailangan nyo ng napakataas na pasensya pag remove kayo ng background. At hindi lang sa pag-remove ng background, kailangan din mataas yung pasensya nyo dun sa mga client na palagi nagpapa-revise. Actually, may client ako na 6 months na, nag-revise pa rin kami sa website niya. Kasi laging pabago-bago yung isip niya, medyo undecisive. So I think... Medyo, siguro sa part ko din, mistake din sa part ko, hindi ko nakukuha yung gusto niya doon sa mga brief. Pero so far, nagbabayad naman siya, so okay lang. Kailangan talaga natin ng konting pasensya dito. Then, double check nyo talaga lahat ng selection para... to make sure na tama yung pag-cut ng image. So, delete na lang to. So, dito banda, medyo napakaraming... Medyo magulo yung selection dito. Actually, delete ko na lang. Mas madali siya. Trace ko na lang ulit. Delete mo na rin ito. Baka may gustong kumanta dyan. Matagal pa to. Okay. Medyo masayaran talaga dito na part. But after naman is worth it yung result niya. Napaka-nice nung cut. Sir? Yes? While you're busy, I just give you a question sa isa sa mga participants na to. Oh, sige. Mas mabuti. Patagal lang talaga to. Okay, sige. Question from GRA Abadies. What if kung sa Photoshop lang gagawin mo yung lahat ng adjustment and improvement, sir, bakit need pa po mag-Lightroom? May function ba sa Lightroom na wala sa Photoshop? Yes po, wala po. Yung sa details na part is
So far sa Lightroom ko lang yung nahanap. Kung sa Photoshop siya, pwede kang gumamit ng high pass, but may mga controls dun sa Lightroom na hindi mo mahanap dito sa Photoshop. So I still prefer to use Lightroom pag mag-remove ng mga noise. Meron din naman mga tools dito sa Photoshop. May noise remover dito, may mga smart sharpen. Pero mas madali yung sa Lightroom. Napaka-easy niyang gamitin. So it's a matter of preference na lang. Marami namang approach para magawa mo yung isang task. Nasagot ko ba yung question? Okay na yun, sir. Okay. Thank you sa question. Okay, sir. If we have other questions, just feel free to comment it down. Okay, so konti na lang. Question from Sir Clyde. Ako na lang mag-reply, ano, sir. Replay sa mga webinars na mo, sir, on our YouTube channel, Cinetech League Official. We will have a recording after. We'll post it on our YouTube channel. Another question, sir, from Arwin James Bulanadi. Possible po ba sa Android phone gawin yan? I'm not sure po. Parang may mga app naman siguro sa Android phone na nakapag-remove ng background, but hindi mo siya masyadong nakakustomize. And for me, hindi ko pa na-experience gawin yan. Though may mga app na nakakatanggal ng background, ngayon nga, hindi siya nakakustomize. Hindi tulad dito, nasa ito ginagawa natin, nakakustomize natin yung mga points. So pwede natin siya i-edit, pwede natin i-delete, at pwede i-move according to our will. So thank you sa question, Arvin. Alright. Sir JR, we will be uploading the videos later. Maybe tomorrow, mag-start mag-upload kay. Murag ako maghihapon mag-edit good sa video, so nag-host pa man. Wala pa na ako matrabaho pag sugod. We'll post it later. Just subscribe to our YouTube channel. And then turn on the notifications para ma-update mo kung naayon na mga bago videos. Another question from Razli K. Kabaluna, what is the most user-friendly tool for editing, especially for beginners? Ay, kita mo ka ng... Ako, mahirap yan. Itong Photoshop talaga hindi siya user-friendly sa mga beginner designer. Kailangan mo talaga siyang pag-aralan for months or weeks. So, depende sa iyo. May mga editing tools naman like mga tools like Canva, pero more on template style siya. More on graphic design lang siya. So Photoshop, kung ang pinakamadaling way para matutunan yung Photoshop is mag-start kayo pag-familiarize sa mga shortcut keys ng Photoshop. Kasi while you are familiarizing the shortcut keys, nasa shuffle mo na rin, nagagamit mo na rin yung iba't ibang mga tools niya. So yun yung way ko sa mga trainees ko, yun yung ginagawa nila. Pina-familiarize nila yung mga shortcut keys, tapos ayun, para mas madali nilang matutunan yung Photoshop. At saka yung ibang mga tools like Illustrator. So here, finally. So finally, we have a selection. So happy na ako sa selection. Medyo accurate na siya. Then, after tayo makaselect, itong edited pathwork path natin, i-convert natin uli siya into marquee selection.
So to do that, just hold your control key in keyboard, control, and then click here, or pwede lang gamitin yung button na to. So click yung work path, then kanina ito yung clinic natin para makagawa siya ng editing path. Then ito naman para pabalik siya to marquee. So ayan, so may marquee selection na tayo. Then after that, we'll go back to layer. Ito. Then i-remove na natin yung background niya gamit yung mask. So tanggalan natin yung background. Then gagawa muna ako ng white layer para makita natin siya natanggal namaya. Then itong layer 1, itong shoe layer, itong marquee selection, gagawin natin siyang mask dito sa layer. So sa layer, para gumagawa tayo ng layer mask, dapat selected yung image layer natin, then click lang tong button na to. So we'll use this instead of using eraser. Pwede rin na i-cut lang natin siya, right? While on marquee tool, then right click layer via copy. So gagawa siya ng copy for layer. So nandito siya. This is the layer. So ito na yung semi na pagkagawa niya. So may white background na tayo. May image na na-remove na ng background. So ito later, rename ko lang siya to shoe. Ito later gagawin natin shadow. For that, tatanggal pa tayo ng mga backgrounds. So ito, tanggal pa tayo konti. May mga natira pang backgrounds. So delete na lang. Then dito. Then dito, delete din natin. Alright, so na-delete na lahat. So ito na, may na-remove na tayo na background. Delete na yung mga necessary layers. So ito na yung image natin. So the next step is gagawa tayo ng mga image adjustment para makuha natin yung tamang kulay ng ating image. Because notice, in our image, there's a lot of green colors. So kita nyo dito. Mula eyedropper ako, napakarami niyang green. So dapat ma-remove natin yan. Banam ni Bermuda sa mga. By the way, itong image na pala, itong sapatos pala na to is, nabili ko sa Zalora tapos medyo malaki siya. Kaya ginawa ko na lang demo para ibenta sa Lazada. Then okay. Add tayo ng mga image adjustments. So first image adjustment na gagawin natin is curves. So dito sa curve, kukunin na natin konti yung mga green light. So under sa curves, may option siya dito para makapili ka ng RGB colors. So since green light yung tatanggalin natin, let's go to green. And then adjust lang tayo ng konti. Baba natin siya konti. Konting-konti lang. Kasi kung pasobraan mo, magiging magenta siya. Magiging pink. Yan. So konting remove, green image removal lang. So I think yan okay na. So, pwede natin i-check. Turn on, turn off para ma-check mo yung adjustments. So, ito yung before and after. Okay, so I think it's nice. Next is, add tayo ng konting brightness and contrast. So, try natin. Konting brightness lang para hindi naman mag- So, konting-konti lang mga 5. Then, contrast. Let's try
let's try negative contrast instead of positive contrast. Kasi yung positive contrast, medyo nagko-color noise na siya dito. So let's try negative one para mas nice, mas smooth yung dito na side. So later, may gagawin tayo dito na part. Outer natin siya. So I think okay na. Next is, so after that, brightness contrast. Try natin mag-alaga din ng exposure kung okay ba. So testing lang tayo dun sa mga adjustments natin. So a bit of exposure. Konti lang. So medyo napasobra na siya. Baba natin konti. Or actually, wag na lang. Okay. So, ito na yung image. Then, after that, may adjustments na tayo. So, babalik natin yung... I mean, may mga adjustments tayo dito later. So, itong white. So, actually, ito yung sapatos. So, sobrang white niya. Sobrang white nung part niya. Tapos dito sa image is maraming reflection ng green light. So, ang gagawin natin is ibabalik lang natin yung white light dito. So, para mabalik siya, trace, mag-pen tool tayo ulit para accurate. Titrace lang natin yung white na to. Then, pick tayo ng color na maganda. Siguro banda dito. Then, we'll use hard light, overly hard light na blending mode para dun sa ano. Para babalik yung white na color niya. So, let's start. So, trace tayo ulit. Paparek lang tayo ng mga colors. So, ganito talaga yung nangyayari pag yung camera natin is not professional, also unprofessional. Medyo tatagal tayo sa post-editing. Pero kung dun sa part naman, dun sa part niya naman, you better start na lang kayo na kumuha ng ano photographer para sa inyong product or please mag-invest kayo ng camera para mas nice yung mga images niyo. So para wala yung mga color noise. Alright. So hanggang dito lang. Okay na to. So okay lang lumagpas dito, mamaskan natin yan. So, banda dito. Tapos na siya matrace. So ito na trace na natin yung white part ng shoes, itong rubber part niya. So ang gagawin lang natin is convert natin siya into marquee, selection the new layer dito sa taas ng shoe. Imamask natin siya, clipping mask dito sa shoe layer natin. Then, select tayo ng isang color dito na medyo light siya. Then, babrush lang natin dito na part. So, mano-mano siya. So, flow is 100%. So, ito lang. So, do not worry kung nawala yung detail. Babalik natin yan. So, ito lang. Then, after that, change natin yung blending mode niya into soft light or hard light. So, sobrang puti ng hard light. So, I think soft light will do. So, ayan. Napawhite na natin yung image. So, before and after. Then, same din dito sa kabila. Yung ganun din yung gagawin natin. So, trace lang din natin ulit yung white part. Bottom part ng shoes.
Ayan. So, narito. Okay. New layer tayo ulit. Then, pick one color. So, yung mas may light part niya. So, ito. Then, brush tayo ulit sa shoes. Then, after that, gawin natin ulit, change natin ulit yung blending mode niya into soft light. Okay. So, yan. So, mas maganda na yung shoes natin kumpara dun sa hindi na-edit. So, medyo mukhang bago na siya. So, for this part lang, so marami siyang green light pa. So, ang gagawin natin yan para ma-erase yung mga green light, add tayo ng UN saturation. So, i-desaturate lang natin siya. So, yan. So, okay lang kahit desaturate siya 200%. So, no problem. Or until matanggal yung mga colors na green. Then, after that, unti-unti natin siyang mask muna natin siya. So, naka-block siya ngayon. So, walang nakikita ang effectong saturation. So, unti-unti natin siyang ibabalik. So, first dito sa mga lace. Kasi dito yung kumukuha ng green light. So, paint tayo ng white brush. Flow is pwede mga 20% or 10%. So, brush natin siya dito na part. So, napipaint siya ng white. Dito sa ating mask. So, meaning nun, dun sa mga white na part, dun na-apply yung ating saturation para matanggal yung green. So, in this image, nag-work yung saturation natin kasi gray din naman yung sapatos. Pero kung yung image, kung sa iba siya, to ibang effect din ang gagamitin natin. Like, for example, color red yung shoes. So, hindi to gagana tong saturation. Okay, so tanggalin natin yung mga green. So, once matanggal na siya, okay na. Tanggal na. So, hayaan na lang yung konting noise. Hindi rin naman natin mapaperfect tong image kasi nga hindi maganda yung camera natin. So, yung konting noise, hayaan na lang. So, gagawin na natin yung pwede natin gawin dito sa image para mas mapa-improve talaga siya. Okay, so here's before and after. So ayan, malinis na yung image. Wala na yung green light niya. So for your editing niya, pwede pa tayong magawa na, pwede pa tayong magdagdag ng brush dito. Pero baka hindi natin makuha yung effect niya. So, or yung texture niya. So hayaan muna, hayaan naman natin. Baka mas masira pa lalo yung image. Okay. Then last is notice is napaka-sharp ng cut ng image natin dito. So napaka-sharp ng image. So gagawin natin is i-blur lang natin konti yung mga edges niya para mag-match siya dun sa white background para hindi siya masyadong magmukhang naka-Photoshop. So gamit lang ng blur tool ang strength. So try natin yung 100 una. Kung baka okay ang effect. So masyadong blur yung 100. So 70. So masyadong blur. So I think 60. Okay, so 60. So isang beses lang natin siya i-blur yung edges. So wag pabalik-balik yung brush. So if trace lang natin tong edge. Ayan. Trace lang ng konti para mas nice yung blend niya. So, ito. Nag-add yung blur lang yun. Oo, nag-add tayo ng blur. Okay,
So, trace lang yung image. Pwede na bilisan dito na part. Oh, ayan. Dito na part din na-apply. So once tapos na yung trace, last part natin gagawin is babalik natin yung shadows. Okay. So ayan, mas better na yung blend niya sa white. Hindi na masyadong sharp. Okay. So next is babalik natin yung shadow. So itong shadow. So maraming pwedeng gawin dito sa shadow. Pwede natin gamitin mismo itong shadow na to, kaso lang may break ng tile dito. So parang medyo mas mahirap siya gawin. So ang gawin na natin is use natin itong shadow as reference, then gawa tayo ng artificial shadow. Again, using pen tool. So trace lang natin yung shadow. Okay. So hanggang dito. Alright. Then close. Then for this part then, so trace din natin itong shadow dito. So gagayahin talaga natin yung shadow niya para magmukha siyang natural. Alright. So here. So gagawin natin is convert natin siya into marquee, then fill tayo ng black. Ito. I mean, di tayo mag-fill ang black. Kunin natin yung pinaka-dark na image, part ng image. Ito yung reference natin for the color of shadow. So here, hindi siya completely black. So ito yung dark. Then, gawa tayo ng shadow. Fill lang tayo ng new layer. Ayan. So don't worry, gagawin natin ang paraan yan mamaya. Then next is this one. So delete na natin yung isa layers. So this one, then gawa ulit tayo ng shadow, same color. Okay, so now we have shadow, and kailangan natin medyo ma-match siya dito na part. So mag-apply lang tayo ng blur konti dito sa ating shadow layer. So add tayo ng blur, so under filters, meron siyang Gaussian blur. So Gaussian blur yung gagamitin natin. Wait. Let's try motion blur. Ayan. Mas mabuti yung effect ng motion blur. Ito. So okay. Matay ng motion blur. Drag lang natin yung slider. I think okay na yung 250. Ayan. Then, para realistic yung shadow natin, add din tayo ng konting noise. Or, first is add mo tayo ng konting Gaussian blur. Babalik din pala tayo sa Gaussian blur. Ayan. Then, add tayo ng noise. Then sa shadow, para realistic siya. Siguro mga 10. Okay. Nice yung noise ng 10. And then, same din na process, gagawin natin dun sa kabila. So, hide muna natin siya. Pero notice dito sa kabila, dito lang na part yung may shadow.
So, gagawa natin ng konting masking para ma-erase yung part, para medyo light yung part dito. So, para gawin yan, add muna tayo na motion blur. Adjust mo lang yung angle. So, ayan. Ito yung angle natin. Okay. So, adjust natin siya konti dito para mag- para nakikita yung surface na nag-touch sa ground. Diyan. Then yung mga excess shadow, eh, delete na natin later. Then add tayo ulit ng Gaussian blur. Mga 20 is good. Then after that, so kaya nang kasabi, sinabi ko kanina, notice dito na part is light yung shadow. So dapat ang gagawin natin dito is mag-add tayo ng konting mask para ma-erase yung dark na shadow dito. So, mag-add tayo ng layer mask. So, click mo lang yung button, layer mask. Then, under sa gradient, in basic, gamitin mo yung foreground to transparent. So, foreground to transparent. Then, ito. Drag natin siya from this side. Here, so yung black. Ayan, so ito yung nangyayari. Kinukuha niya yung shadow rate. Siya yung shadow dito para maging para dito lang yung darkest part. So ayan. So medyo similar na dito. So doing dito talaga perfect, but at least close. So itong part naman na to, remove natin kasi walang shadow rito. Ayan. So remove natin siya. Okay. So medyo perfect na yung shadow. Last is mag-add tayo ng noise. Konting noise para realistic siya. Oh, ayan. So same din yung gagawin dun sa kabila. Oh, I mean okay na dito. May light part na. So medyo nagaya na yung sa original. Okay, so I think okay na yung shadow natin. So notice is yung shadow natin is medyo dark siya. Then kumukuha siya ng attention. So ayaw natin yung mata ng mga user natin na dun sa shadow mapunta. So gagawin natin is lighten lang natin konti yung shadow para yung attention ng user is ma-focus dun sa sapatos, hindi dun sa shadows. Okay? So brightness. So let's add 80. So, ayan. So, okay. So, kung sobra, pag napasobra, mga 40% para may shadow pa dito. So, okay. So, now we're done. So, ito na yung finished product natin. So, make sure na lang na yung mga layers is properly named para if may changes ka pa later, pwede mo pang ibahin siya. Pwede pang i-adjust. So this is also adjustments. And this is shadow. So ito ang lagay sa archive. This is background. So these are all adjustments. Ah, wait, meron pa pala. Check natin yung image. Baka may mga kailangan i-correct. Okay, so for example, ito. Kita niyo itong part na to, medyo madumi siya. Konti, so tatanggalin muna natin siya. Gagamit tayo ng spot healing brush tool. So make sure naka-click yung all sampled layers para makuha niya yung mga adjustments dito na layer. So click lang. So ito rin yung ginagamit na tool para magtanggal ng mga pimples and mga blemishes sa mukha. So, konting correction lang sa image para magmukha siyang maganda for selling. Okay. So,
Na-erase na siya. So, okay. So once tapos na lahat, and once satisfied, feeling satisfied na tayo sa image natin, pwede na siyang gamitin dun sa Lazada listing. So, pakita ko rin mamaya yung ano, mga natapos kong image. So, ito yung before, and ito yung after. So, ayan. So, save lang natin yung listing. So, marami na akong nagawang images. So, pakita ko na lang. Ito yung mga natapos na na-design. So, ito siya. Dito sa thumbnails. Then, back sa presentation, nasabi ko rito na kailangan yung images is dapat 2,000 pixels wide. Yung the whole image natin. Then, yung product image naman natin, dapat umabot siya sa 80% of the canvas. So, okay. Dito, so, ang pinakamadaling gawin niya is, so, these whole images are 80% sa whole image niya. So, ang pinakamadaling gawin dyan para makalculate yung 80% is, for example, drag natin yung nagawa nating image. So, save na natin siya sa JPEG. Progressive. Then, drag doon sa thumbnail. Ayan. So, ang pinakamadaling gawin dyan is gagawa tayo ng guide. So, first, clear mo natin yung guide. So, para makalculate yung 80%, since 2,000 yung whole size ng itong canvas, so, calculate lang tayo. 2,000 times 0.8. So, ito. So, 1,600. So, ito yung 80% ng the whole canvas. So, gagawa lang tayo ng 1,600 by 1,600 na square. Then, gamitin natin siya as guide para sakto yung laki ng image natin. So, rectangle lang. Then, dapat naka 1,600. So, since naka-artboard tayo, automatic siya naka-align sa artboard itong shape. So, center lang natin. So, after that, gagawa tayo ng guide from this shape. So, make sure naka-select yung shape layer. Then, view new guides from shape. So, ito. Gagawa ang Photoshop ng guide. So, ito yung 80% ng image. So, increase lang natin yung size ng image natin. Medyo malaki naman yung image natin, so hindi siya nag-blur dito sa 80% na canvas. So, ayan. Transform lang. Then, center align. Okay. So, ito na yung image. And ito yung mga ibang image na natapos ko. So, ito na mga image na ito. Pwede na siyang gamitin dun sa ating Lazada listings. So, ang Lazada listings is meron siya, pwede siya gumamit ng up to 8 product listings. I think 8 product na mga images. So, kailangan natin gawin is i-fill natin yung 8 image slots. Kasi sayang naman kung tatlo lang. So, recommended nila is okay lang daw tatlo, at least 3. But kung marami kayong mga image na ma-edit, so mas mabuti siya na pakita yung 8, magamit natin lahat ng 8 image slots. So, ito yung suggested na order of our images. Pwede itong gawin as your template kung gagawa kayo ng mga image listings dun sa Lazada. The first image is main image. Second image, pwede siyang infographic image with benefits and features, pero optional siya. Then, kung wala kayong mga infographics, then wala mga lifestyle images, pwedeng other angle images na lang. So, same sa ginawa natin. Wala din akong lifestyle images. So, ang ipapakita natin is mga other angle na lang para makita ng mga buyers. Okay? So, last is, so next na lang sa last part.
Ito yung pinakamaganda din sa Lazada kasi doon sa Shopee, nireview ko siya ng nakarang araw. Wala pala siyang long description. Use list sa kanya is mga text lang type. But doon sa Lazada, notice nito. Kung type kayo ng iPhone, for example sa iPhone, meron silang mga graphics. So this part here, so ito yung long description niya na part. So ito, gagawa rin tayo ng sample nito na design. So basic lang, image left, text right. So isang image lang yan siya. So under dito na part, pwede tayong gumagdag ng mga product materials, ng mga information, dimension, features, how to use product. So depende sa product na binibenta. So dito rin medyo strict ang Lazada dito. Dapat dito is 50 minimum words lang. Itong part, ito siya, itong part sa taas. So 50 words minimum lang yan siya. At depende rin yan sa product category. So ito yung mga product category at saka mga limitation niya. So pwede niyang i-screenshot. And by the way, pwede rin itong makuha ng mga information sa Lazada University. So every category, may limit lang siya na word count para pwede i-display dito. So dapat yung mga information dito is yun yung mga unique selling words natin para mas mabenta yung product. And then at least one image or infographic needed. Then 80% dito is image. So ito siya, 80%. So ito na. So image requirements. So image requirement para sa infographic na to is 5,000 yung height niya. And yung width niya pwede rin 5,000, pero kung so nakikita niya naman, medyo portrait naman tong dito sa Lazada. So try lang natin to stick on low, yung medyo narrow siya na width na design. Pwede rin natin i-check sa ang space ng Lazada kung gaano yung width na pwede natin i-apply sa kanya. So by inspect element, pwede natin gamitin. So kung marunong kayong mag-inspect element, pwede rin yung napakalaking tulong nito para ma-check niyo yung mga dimension na mga designs. So dito wala naman. So parang restricted lang talaga siya dito na area. So gagawa lang tayo ng design around this. So pwede nating gayahin yung width niya. So download natin yung image. So ito yung image. So okay. So ang image size nga is 1,270, 4,000. So gagawa din tayo ng ganyang design. So close na natin itong thumbnail. So 1,270. Then I think di naman masyadong mataas yung gagawin natin na graphic dito. So mga 3,000, okay na. Then add tayo ng solid color. So pwede white. Or pwede rin gawa tayo ng gray background para mas mag-blend dun sa sapatos. So I think F2 good. And save natin siya, baka mag-brown out. So okay. So long description. So try din kayo gumamit ng mga proper naming convention para later on, pag naghahanap kayo ng mga files, mas madali nyo siyang ma-search. So ito yung naming convention na ginamit ko. Alright. Then drag na natin yung mga image dito. So ang gagawin natin is iba-brand natin siya dito sa color ng event. So since we're using orange and this blue. So ito yung gagawin natin ng mga image dito. So kukunin ko lang yung mga vectors na to. Ayan. So ito na yung mga same colors ang gagamitin natin. Then ang product images, i-upload talagay din natin dito. So transfer lang. Remove natin ng background. Then remove shadow. Okay. Add tayo isang shadow.
Then convert siya to smart object. Importante siyang kino-convert yung smart object ang design para na-preserve yung original image. So, ayan. So, by the way, before tayo mag-jump ng before tayo mag-jump sa designing dito sa ano, sa long description, it is important talaga na mag-research muna tayo ng mga designs para yung mindset natin is naka ano doon, naka-focus doon sa mga similar designs niya. So dito may narating na ako na boards. So ito yung nakita ko na magandang design para pwede showcase yung mga features ng sapatos. So pwede rin kayong gumamit ng Pinterest. Save niyo lang, create lang kayo ng custom board. So like for example, gusto natin 'to na design, then let's save. Pwede kayong gumawa ng boards. Create board. So demo board. So ayan. So para lahat ng design niya is under siya sa isang collections. Yung mga gusto niyong reference as design. So reference lang siya, hindi siya pwedeng gayahin. So importante na matutunan niyo yung pagkuha ng mga reference para may idea kayo kung ano yung mga nice design, but never na gayahin yung mga design. So for example dito, nakikita natin yung mga style ng mga designs. Meron siyang napakalaking hero image. Ito. May main image ng product. So pwede natin kunin ang idea na yan. So let's note it. So kailangan ng hero image. Then sa mga images, sa mga colors niya, so depende sa sapatos. Then yung presentation ng sapatos niya, mas nice yung mga naka-angle. So image presentation. Ganito ako nag-note ng mga reference. Then, yung layout naman niya, pwede natin gayahin lang sa iPhone yung image para mas madali lang. Okay, so I think pag meron na kayo, pag okay na, sa mga font din, so font are blocks, then large, okay, so pag okay na yung mga notes niyo, pwede nating gamitin yan dito sa ating design. So here, kailangan natin ng isang hero image. So ito yung napili natin. So medyo malaki dapat siya. Then, may mga details na akong nakuha about dito sa sapatos na to. So gamitin na lang natin. Ito yung details ng shoes. So monochrome lace, sneaker, and so 30 days warranty, cash delivery. So yes, ito pwede siyang gawa ng icon. So dito na part tayo gagamit ng Illustrator para makagawa ng mga icons for this. And itong part naman na to, pwede dun sa mga image as text. So first, hero image, isa. Add tayo ng konting design para mas mag-stand out siya. And so similar lang ang design ang gagamitin natin. So same color. So ayan. Then lagay din tayo dito sa kabila ng konting design element para mag-balance siya. Kunin naman natin yung color dito. Okay. So next is mga features niya. So may features tayo na monochrome lace. So kunin natin yung 50% ng ating canvas para alam natin kung saan yung left and right. So under sa view, new guide, vertical, 50%. So 50%. Ito. Para alam natin yung right and left. Then, pwede natin i-type itong mga details.
So, dun sa design, ang ginamit kong font is Gilroy Extra Bold. So, similar lang yung gagamitin natin na font para on-brand siya. Copy din natin to. Place natin sa taas. So, center align. Okay. And konting tip lang para sa mga spacing nyo. So in my design mostly is nakakip yung spacing ko by divisible by 8 para mas nice siya tingnan. So for example, spacing ng text na to from the top. So I try it by so it to be divisible by 8. For example, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, mas maluwang siya tingnan. So pwede niyo rin yung i-apply sa mga design nyo. Including sa line height niya. So everything is divisible by 8. So like this, 64. So okay siya. Then spacing naman ng image from text, pwede rin divisible by 8 again. 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so 88. So ang ginagawa ng mga ganong technique is nagmumukhang mas clean yung spacing natin kumpara dun sa mga random spaces. Ito. Next is itong mga details. Kunin na natin itong title. By the way, kung nag-copy kayo ng text from Illustrator to Photoshop, kinukuha niya rin yung mga properties ng text natin dito. So for example, ang text natin dito is 80 and 80. So dito sa Photoshop, naging 80 din siya. Then 80 din ang kanyang line height. So napakabilis gamitin. So, ayan. Then, pili tayo ng image na babagay sa kanya. Kung masyadong malaki siya, pwede rin i-reduce ang size. So, let's say 50. Tapos, yun namang spacing niya, align height niya, is around 56. So, still divisible by 8. Makikita nyo rin yung mga divisible by 8 or rule of 8 grid sa mga iba't ibang mga design. Like sa mga video size, yung 120x720. So all those numbers are divisible by 8, including our monitor screen. So hanap tayo ng image. Eto, nice. Remove ang shadow. Kita yung lace niya. O, pwede natin siya i-picture dyan. Ayan. Itong part na to, pwede natin i-group into header. Then, ito naman, pwede natin siyang i-group into first feature and so on and so forth dun sa mga other features pa natin. So copy lang. So keep your design simple para mas madaling maintindihan ng mga viewers or mga buyers. Huwag niyo masyado pasobraan. Huwag kayong gumawa ng mga design na napakaraming mga design element kasi
magulo yun at saka nakakakuha ng attention. So pangat po sa tingnan. So keep simple lang. Tapos na. So this image. So, okay. Synthetic leather upper. So, hindi talaga siya ang pinakamagandang image, pero okay na lang. Kasi wala na tayong ibang assets. Okay, nag-lag na yung Photoshop. Close ko na lang. Pwede rin i-angle natin. Similar dun sa mga nakita natin design para nice tingnan. And then... So basic layout lang talaga. So example dito, hanggang dito na lang tayo para may time pa tayo sa Q&A. And then last is yung 30-day return fee. So gagawa tayo ng icon gamit ang Illustrator para dyan. Free return. And then cash on delivery. So, ayan. Ilapit na tayo matapos. Konting piece na lang. Change color. And add na lang tayo ulit ng mga design elements. Here. So, itong cash on delivery and 30-day free return, lalagay natin to dito sa top part kasi importante to. Selling point kasi to siya. For the icon design, kuha tayo ng reference icon sa flaticon.com. Tapos, pwede natin siyang i-customize for our use. So for example, 30-day free return. So hanap lang tayo ng icon. Ito yung website, flaticon.com. So, free return. Our return. So ito may mga icon sa return. So I think nice to na icon na to. So add lang natin siya. Then ang next icon is cash on delivery. So delivery icon.
So, pwede na to. Okay. So, once na may icon na tayo, download collections, save it as SVG or EPS para ma-edit natin siya sa Illustrator. So, let's use EPS. Re-download. Okay. Then, ito yung icons natin. My icon collection. So, open lang natin yung icon to Illustrator. And then, kailangan natin i-make sure na magkasingkapal yung mga stroke ng icon. So, copy natin itong isa dito sa kabila. Then, let's make them have the same width. So, mga around 256. And ito rin, 256. So, notice, medyo mas manipis itong isang icon dito sa kabila. So, mag-add lang tayo ng stroke. One, like one or two. So, ayan. Para same sila. Then, pwede natin siyang gamitin dito sa ating design. So, for client design, kailangan niyong i-customize mga 60% itong icon sa na galing sa flat icon para walang copyright issue. So, since this is personal project lang, so pwede natin siyang gamitin. Or pwede rin kayong magkuha ng subscription doon sa flaticon.com para free kayo makagamit ng kanilang mga icons. Okay. Host FJ. We're done. Okay. Oh, sige, sir. Alright. So, ito na yung long description na image na gagamitin natin doon sa baba ng Lazada listings. Okay. So, question and answer na. Okay, sir. Kadalera, sir, ha? The last question, sir, na wala mabasa kayo was from Paul Gunn. What Photoshop version are you using? Okay. Pwede ba daw makakuha ng crack installer? Although, I am using Photoshop version 21. Yung kasunod lang ng latest na version. Yung latest na version ngayon is version 22. Ito, nasa Adobe. So, ito yung latest version. Then, ito yung version na ginagamit ko ngayon. Okay? So, thanks sa question. Okay, another question, sir. From Elmer. For us beginners, what are the tools in Photoshop we should start learning? If possible, can you show us? Okay. So, if you're a beginner, ang pinakamabuting tools na kailangan mong matutunan is itong shape tool. So, nandito yung mga custom shapes na ginagamit natin, like this one. And then, you should also know how to use move tool. Kasi ito yung pag-select ng mga elements dito sa canvas. And then, you should also know how to use pen tool. So, those tools are the basic in Photoshop para makagawa ka ng mga designs. Ito, selection tool, shape tool, move tool, and meron pala nalimutan, ito, text tool. Ayan, para maka-add ka ng mga text. So, yun lang. Yun yung mga basic na tool na kailangan matutunan. Alright. Next question from Arwin James Bulandi. Question po ko po kung sa Upwork din po ba siya nakakakuha ng mga clients or suggest sir kung asa ng mga website? Okay. So,
Wala akong account sa Upwork. I mean, may account ako before but hindi ko siya na-manage kasi naka full-time job ako. And nakukuha ko yung mga client ko from onlinejobs.ph mostly. Meron din sa LinkedIn. May nakukuha din ko sa LinkedIn. Meron din sa Indeed. Oh, yun yung mga site na maraming mga client. So, yun lang. Lista mo lang. Onlinejobs.ph, Indeed, and LinkedIn. Pinakamabuti ngayon is LinkedIn. So, sa LinkedIn, dapat mo lang i-prepare yung profile mo. Dapat mamuha kang professional doon. Nice picture. Tapos, yung mga experience. Then, try to connect as much as many people na related sa gusto mong magpuna ng job. So, that's it. Okay. Next question from Ricardo Abaring. Masyado kasi kumakain ng malaking computer time sa editing adjustment. How about taking the picture using high resolution professional camera at white background and mid intense lighting? Yes. Dapat talaga from the start talaga is dapat talaga yung sa post editing pa lang sa shooting time pa lang dapat yung mga gadgets natin like camera, like mga meron tayong mga mini studio naka white background para minimal na yung edit. So dito sa demo pinakita ko yung worst part. So what if worst yung binigay na asset ni client? So like yung sa ginawa natin kanina, ang asset is from iPhone image. So kailangan talaga natin siyang i-sharpen and then background removal sa Photoshop. So medyo matagalan siya ng mga ilang oras sa post editing pa ganun. Pero tama yung suggestion mo. Ganun talaga dapat. Okay? Okay na, sir? Yep. A next question from Bernard Canoy. Sir, ask ko lang, wala bang image trace sa Photoshop? Auto image trace? Meron naman. Merong image trace yung pinakita ko kanina. So, eto siya. So, for auto image trace, I think hindi ka naka-join sa video. So, for example, ito. Itong pangit na image. Okay. Open. So, ang auto-trace sa Photoshop, dun siya makikita sa mga latest na version. So, while naka-click mo na itong marquee tool, then select unmask. Tapos, select subject. So, ito yung automatic version niya para ma-select yung subject agad. Ang ginawa natin kanina is similar dito, pero hindi masyadong perfect yung kuha ng select subject. So, kailangan natin siyang i-manual removal using pen tool. Okay na, FJ. Alright, so okay, just a reminder lang dyan, mga questions about sa kaning mga crack version sa atong mga software. We already mentioned earlier na dili mi mag-recommend na mo hatag sa idyonan mga crack because it's illegal. Alright? So perhaps you can download it somewhere else sa search man ninyo sa Google pero dili mi. Yeah, Cinetech do not support that kind of piracy. All right, so next question. From Monica Dumas, paano po mag-change ng shadow position? I think na-discuss na nimo na siya earlier, sir, di ba? Shadow position? Oo, na-appeal ba to? Oo, tapos na. Okay. So, from Clyde, any other editing software pwedeng gamitin, sir? Depende sa gusto mo. Meron din ang mga Corel software, Corel PhotoPaint, Corel Draw. Pwede mo rin siyang gamitin. Pero kami, mas hiyang kami dito sa Photoshop. Kasi ito yung mas ginagamit sa industry. So Photoshop, Illustrator, Lightroom. So yun yung mga software mostly ginagamit. But yeah, merong maraming mga free software editing like
like Jim, and may paid din mga Corel, may Affinity Designer. So maraming mga software. Okay, so another question from Ian. He asked if na ba available na version ng Photoshop for Windows 7. I think mga old versions, sir, no? Not so sure about sa technical part ng Photoshop. But I think meron naman. You just make sure lang na compatible yung, may mga specifications naman yung Photoshop para makita mo yung ano niya. Makita mo kung saan sa OS siya compatible. All right. So another question from Rex Lamoste. Paano maiwasan ang copyright especially sa downloading of pictures and design? Sir Rex Lamoste? Yes. I don't know if this is the same Sir Rex na. Hi, sir. So, para maiwasan nyo sa mga copyright, sir, dapat talaga may subscription tayo sa mga premium na mga images like Envato Elements, Stocks, Adobe Stocks, at saka kung ano-ano pa. May mga free images naman but not as good. Pwede kang gumamit ng images from Unsplash. Okay, okay yung sa Unsplash. Mga free images to dito. And meron din ibang mga images like Pexels, Pixabay, at marami pang ibang mga free source na images. Yung iba naman, free siya, pero kailangan mo siyang i-attribute. So, yun lang. So, para may iwasan, kuha na lang subscription. Yeah. Okay, so next question from Ida. Is this Ida? Usually, magkano rate price? Is it per transaction or per hour? For me, it's per hour. Mas mabuti yung per hour na rate. Meron din naman pakyawan yung mga per transaction. Depende sa'yo kung okay sa'yo yung price. Like for example, yung pinakita ni Sir Ian earlier this morning, kung okay sa'yo yung $400 na price para sa isang website design, go for it. Pag ayaw naman, kaya mo, then wag. Yun lang. Okay. So another question from Bernard Canoy. Follow-up question lang po. Ano difference ng Photoshop Created Cloud? CC? What's this? Created Cloud. Sa PS na gamit nyo po? I'm using Photoshop CC. Yeah, this is the latest version, right? CC. Naka-CC to. Photoshop CC to siya. Okay. Any other questions? Napatay mga questions. Also, not yet. Thank you, Sir Clyde, for your compliment. Napakaganda daw ng webinar na ito. Thank you. Next year, may webinar pa kami. Depende. Baka seminar na. Yeah. I think Sir Eric said that we will be posting videos, follow-up videos on our YouTube channel. So guys, subscribe na lang mo sa among YouTube channel. We will be posting also the post, the recording for these videos after. We will still be working on the post-editing process pa. Okay. And I napay question, sir, from Monica Dumas. Anto to? Not too tricky or techy na gamiton, sir? Again? Not too tricky or techy na gamiton, sir. Tricky. So not too techy na mga software. Canva. But Canva, it's very easy. Pero hindi ka nakaka-remove ng background image. Yung mga ganun. Wala yung mga features na mga pinag-gamit natin. Pwede naman.
Canva. Ito yung Canva. So online editing software siya. May free version siya at meron ding trial. So ito yung ito yung itsura ng Canva sa hindi nakakaalam. So here meron siya mga free templates. So sobrang dali lang talaga. Sample, may design na to. Then change mo na lang yung name. Like that, free veggie basket. And then download your design. So that's it. So marami siyang mga templates. And then dun sa mga premium naman niya, mas marami siyang features na available. So ito 'yon. Napaka-easy na design. So para dun sa mga nag-start at saka gusto nila mga magagandang post social media, so pwedeng gamitin tong Canva. Thank you.